Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Magbabalik na naman po tayo upang magbabahagi na naman po ng kaunting kalaman tungkol naman po sa Yamashita Treasure. Yamashita Treasure na kung saan itinago nga ng mga Japanese Imperial Army sa kabundukan po ng Pilipinas. Mapa gold bar, Buddha, antiques, gold coins, silver coins, platinums o kung ano pa mang mga bagay na mamahalin na mahalaga ay naibaon nga po ng mga Japanese Imperial Army ito sa iba't ibang panig po ng bansang Pilipinas, sa kabundukan po ng Pilipinas. At ang atin pong pag-uusapang topic, mga ka-Treasure Hunter, ay ito pong tungkol sa isang napakahalagang palatandaan kung tayo nga ba ay eksakto tama yung ating pinaghuhukayan na Yamashita Treasure. Kung nasintro ba natin ang ating pinaghuhukayan, ano yung pinaka mahalagang palatandaan, importanteng palatandaan na dapat nating malaman na ito nga ay tinamaan natin ang kinaruroonan ng Yamashita Treasure. Yan po ang ating pag-uusapan. Napakahalaga po ito, mga ka-Treasure Hunter, kaya tutok po kayo, panoorin po ninyo ang video ito hanggang sa matapos. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa aking channel. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. Ya nggak apa-apa dek kan ini nahan kuman. Hidupkan balik dan butuh bisa. Thank you.
Balikan po natin ang aking topic po na ibabahagi po sa inyo sa araw po na ito tungkol po sa Yamashita Treasure. Yamashita Treasure na naman po ang atin na namang napiling topic na pag-uusapan sapagkat halos lahat po ng ating mga subscriber ay mahihilig po sa paghahanap ng Yamashita Treasure. Adventurer ang karamihan po sa ating mga subscriber. Kaya ang ating topic po ay madalas ay Yamashita Treasure. Mga treasure hunter po at karamihan sa mga tagapanood natin. Kaya sa mga hindi po treasure hunter ay humihingi po tayo ng paumanhin sapagkat Yamashita Treasure lagi ang ating topic. So, pag-uusapan nga po natin dito ang tungkol po sa mahalagang palatandaan, napakahalagang palatandaan. Kung sentro, tama ba ang ating pinaghuhukayan ng Yamashita Treasure? Ito po ay napakalaking question mark sapagkat napakarami po sa atin ang laging nagtatanong, tama na kaya ito, eksakto kaya itong aking hinuhukayan? Gaano ba kalalim itong aking hinuhukay? Yan po lagi ang pumapasok sa ating isipan. Kaya tayo po ay magbibigay ng ilang clue sa mga kababayan nating treasure hunter o hindi man treasure hunter upang makapagdagdag ng konting kalaman sa atin bilang isa pong naghahanap ng kayamanan sa kabundukan ay napakahalaga po ang mga ganitong klasing kaalaman. So pag-uusapan po natin ang ilan po sa mga palatandaan ng nasintro natin, tama yung ating hinuhukayan. Unang-una po, kapag tayo po ay treasure hunter, ay madalas nating makikita yung mga treasure marker, sign. At kabilang yan sa sinusundan ng ating mga kababayang naghahanap ng Yamashita Treasure. Maging ako ay sinusundan ko rin ang mga sign o marker, yung mga nakaukit sa bato na kadalasan yun po talaga ang pointer. Kung nasaan yung marker ay malapit na dyan ang Yamashita Treasure. Hindi nalalayo dyan. Karamihan po kasi sa mga nakakuha na mga kababayan natin ay hindi lumayo ang Yamashita Treasure mula po sa treasure marker, treasure sign. Lalong-lalo na kapag isda ito, mga hugis, puso, ibon, ay hindi na masyadong malayo ang mga na-recover nilang Yamashita Treasure. So pag-uusapan natin yung mahalagang palatandaan na nasintro natin, tinamaan natin ang Yamashita Treasure. So una ay treasure marker, treasure sign. So kapag ang treasure marker, treasure sign ay heart or turtle, yan po ay nagsasabi ng gold bars, ginto ang ating makukuha, ating mahanap. At may mga kasama itong palatandaan na kaparehas, duplicate, na nakabaon, hindi masyadong napapansin, hindi nakikita. Ito po ay ating hahanapin. Kung saan po nakaturo yung pagong o turtle o ibon, yung nguso ng ibon, yung mata ng ibon, yung mata ng turtle, yung heart shape, kung saan yung dulo, ay susundan natin ito kung saan siya nakaturo, at doon sa ilalim, sa ibaba, ay may makita tayong kaparehas nung marker na nagtuturo. Sa ilalim ay may kaparehas din na marker sa nakabaon sa ilalim. So yung nakaukit doon, yung markers na makikita natin ay may duplicate, may kaparehas ito, kopya doon sa ibaba na nakabaon. At kapag na-hit natin yung eksaktong area, lugar ng tinatawag na digging spot, ay masasagupaan natin ang terribleng tigas ng mga batong nakariprap. Ibig sabihin, yung mga bato na yan, yung eksaktong pinagbabaunan ng kayamanan, ay nakadikit-dikit, nakariprap.
At sa ilalim, sobrang tigas ito na parang bakal. So dalawang side po yan, may malambot, may sobrang tigas. At yung malambot niyan ay visible masyado yung mga marker. Malalaki, napakaklaro, napakaganda. At yung sa napakatigas ay hindi ganun kaganda ang mga marker dyan. At masasabi nating terrible, sobrang hirap kapag ating dinidiging. At take note, yung makikita nating arrowhead dyan ay karamihan turtle, pagong, yung nguso niya or ulo lang niya ay nagtuturo direkta pa ilalim. At yung heart shape, yung hugis puso na arrow, yung tulis niya ay direkta din pa ilalim. Yun ang sinusundan na eksaktong kinaruroonan ng kinalalagyan ng Yamashita treasure na gold bars. At kapag hindi masyadong malalim ay malalaman natin ito sapagkat doon pa lang sa itaas ay grabe na ang cover na bato. Grabe na rin ang tigas, parang bakal. Mababaw pa lang ay may encounter mo na yung sobrang tigas. Nasa 3 feet, 2 feet pa lang ay may encounter mo na yung patong-patong na bato na nakariprap na sobrang tigas. Yan po ay palatandaan ng hindi siya malalim. Kalimitang nasa 10 feet, 9 feet, 4 feet, 7 feet. Yan po ang mga nakuha na, no? Ng mga sobrang tigas talaga na masasabi nating na-hit ko na ang eksaktong kinaruroonan po ng Yamashita treasure. So itong mga ganitong klase na napakatigas sa umpisa pa lamang ay nagsasabing hindi ganong kalalim. Hindi masyadong malalim ang Yamashita treasure. At isa ito sa mga binaon nila yung nagmamadali sila na tinutugi sila ng mga sundalong Amerikano. Kaya't ang ginawa nila ay gumawa na lamang sila ng riprap na bato, mga bato na pinatigas na sobrang tigas para mahirapan ang mga naghuhukay at kubiran yung kanilang itinagong mga kahon sa ilalim. So hinarangan ito ng sobrang tigas bago yung box, at yung box ay binalot ng alkitran. Always yan, lagi nakabalot ng alkitran kapag matitigas na mga bato ang ating may encounter. So isa po sa palatandaan na kapag sobrang tigas talaga, parang bakal, yan po ay tama yung ating hinuhukayan. At kapag malambot ito, ay iwanan nyo na sapagkat walang Yamashita treasure kapag sobrang lambot. Ito po ay mga patibong, mga ang tawag yung traps. Kung saan yung malambot, madali, ay mga traps yun. Tandaan po natin yan. May mga uling, may mga kulay red-brown. Yan po ay mga traps, mga patibong yan. At masasabi nating zero talaga ang makukuha natin kapag natamaan natin yung malambot na yan, na kung saan na nakasama yung mga uling ngayon. So punta tayo doon sa na-hit ko na eksakto. So yun nga po yung pinaka palatandaan, no, yung sobrang tigas. Kapag naka-encounter kayo ng ganyan, yung mga Yamashita treasure hunter na mga professional, alam nila yun na kapag na-encounter nila yung sobrang tigas ay masaya sila sapagkat kung saan yung mahirap, nandoon yung biyaya, kumbaga. Kaya yan po ang pinakasusi para makuha natin, masasabi nating eksakto na ang ating pinaghuhukayan, no? So clue po yan, mga ka-treasure hunter, na malaking bagay para madiskubre natin ang mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. So sa lalim, idaldag natin. Si may nagtanong, gaano kalalim? Hindi po pare-parehas, pero isa lang ang masasabi ko, na kapag sobrang tigas sa itaas, medyo madali, hindi ganun kalalim kapag nandoon ka agad sa itaas ang mga nakariprap na sobrang matigas na parang bakal, ay hindi ganun kalalim yan. At
kung makikita naman natin yung sobrang tigas sa mga 11 meters o 20 meters pa ilalim, yan po ay mga malalalim at nasa loob po yan ng tinatawag na complex tunnel na sa kwarto na ginawa ng mga Japanese Imperial Army ang sikreto. So nakakuber ng medyo makapal at medyo malalim sapagkat napakarami ang kanilang inilagay doon sa ilalim na Yamashita Treasure. So yun po ay tinatawag nilang bolts, treasure bolts. Sa mga kababayan natin, tinawag nilang bunker. So bunker daw, sabi ng mga kababayan nating treasure hunter sa kabundukan. So yan ay hindi pari-parihas. Mayroong malalim na may matigas tayong may encounter sa ilalim. At mayroong sa itaas, may encounter mo na yung sobrang tigas, yun po ay ang mga mabababaw. So swerte po ang makakita po ng mga ganitong klaseng palatandaan. Sa lalim, masasabi natin hindi malalim kasi na-encounter na natin yung matigas sa itaas. At yung matigas, yun po ang blocker talaga. Chamber, harang para suportahan o protektahan yung kahon na nakabalot po ng alkitran sa nakariprap na mga bato. So, surtihan, hindi pare-parihas. Kung makatsamba ka ng mababaw, ay jackpot. At kapag nakatsamba ka ng malalim, ay mahirap at talagang pahirapan ang pagkuha ng Yamashita Treasure. So, yan lang po ang ating maibahagi po sa araw na ito, no? Yung palatandaan ng mga palatandaan na yan ng nasintro na tamaan natin ang eksaktong kinaruroonan po ng Yamashita Treasure. So sa mga kababayan natin nakahanap ng sobrang matigas, sobra parang bakal at nahihirapan silang basagin, diretso lang sapagkat yan po ay eksakto ang inyong kinaruroonan. Nariyan po ang Yamashita Treasure kapag sobrang matigas. Hanggang dyan na lamang po, no? Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa susunod, sana ay nagkaroon tayo ng kaunting kaalaman tungkol po dito sa mga palatandaan na sintro ba natin o tama ba ang ating pinaghuhukayan. Maraming salamat po ulit. Ito po ang inyong ka-treasure hunter, Yusuf Yamato. Sipil mo ka ng ulor. Dagpot mo, dito ito kay Igos ko ha. Dagpot po. Hindi ka ang magbabasa ng tubig na yung mga pangal. So, pumunto pa. Tapos pag ito po. Ay, natuloy mo ulo ko. Ay, pag ilungi siya. Tubig. Tubig. Ano ba 'to? Ay pakita. Ano? Oh, buti na 'to, buti na 'to, kasi wala sa lang. Ano 'yun din 'yan? Ini ko da. Pare ka rin mga ta. Hindi ka. Tama. Ay pa kadita. Para na na na. Dito kan dire. Dire, ah man tutro dire. Eh. Sino sa kita? Agay. Ayos sa mga. Sa breeder mo, kita na ni ka pa dulong yung kon sa breeder. Dito na pagbangagan. Mo lagi dok. Ambil dong. Terus mai tak. Siang awak mana dek kanin lahat bungan?
Letak di ilok kan pak. Balik dan putus kisah. Ini berita di taman. Mak yang aneh je mau kena aku.